behind stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified and laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall. Sa bawat isa at purihin ang Diyos sa isang bagong umaga na punong-puno ng pagpapala at pag-asa. Welcome to episode 56 of Christ is the Answer Church Online Morning Devotion, and today let us start with a prayer. Hallelujah, we Jesus, we praise you, we glorify you, we want to thank you for another day full of hope and blessings. Hayaan niyo po na sa umagang ito, O Diyos, na pagnilayan namin ang inyong mga salita at mensahe na inatas mo na ibahagi ng iyong lingkod sa pamamagitan ng online platforms na ito. And Lord, I pray na mahusap ka sa mga viewers, madama ng bawat isa ang iyong presensya at pagpapala. Anoint every minutes of this video to help us be encouraged to study your word and to continue serving you in spite of our obstacles and circumstances in our lives. Let your spirit be with us, Lord, as we continue to praise and worship you. Hallelujah. Sa'yo lamang po ang papulit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thankful Thursday. It's second week of December. Mga kapatid, nasa huling bahagi na po tayo ng taong 2020. And Christmas is approaching, but we are still in the middle of pandemic. And everyone can say na this year is one, if not is the most challenging year of our lives. Many have felt lost, hardships, crises, and recently, typhoon and calamity. Kahit po ang ating gobyerno, nahihirapan na po i-handle ang mga ito. At marami na po nagsasabi na nakakapagod na maging matatag, nakakapagod na lumaban sa buhay. And as human, it is normal that sometimes we feel that we are losing the battle. But today, let me share the story of this one character in the Bible that called to be a warrior and how God helped him to fight his battle. So, natatandaan ko po na isa po to sa mga paborito naming bedtime stories noon. Bago kami matulog, kinakwentuhan kami ni Mama. And when we hear the name Gideon, most of us think about his 300 soldiers. But Gideon's story is actually much bigger than that. This is a story of God and his people and his love for them, as well as his strength operating in spite of their weaknesses. Mula po sa chapter 6 of the book of Judges, or mga hukom, Gideon is called upon to save the people of Israel by leading them against the Midianites. So, basahin po natin sa Tagalog yung mga unang bahagi ng chapter 6 ng aklat ng hukom or book of Judges. Mga hukom, chapter 6, verse 1 to 5. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila hinayaan niya masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa mga Israelita, kaya ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amerikita at iba pa mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita, sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at aso. Dumarating silang para makapal na balang, kasamang kanilang mga baka, tolda at mga kamelyong hindi mabilang sa dami at sinisira ang mga lupain. So, you see, there are times na yung mga naranasan natin ng mga problema o pagsubok, minsan, consequences o resulta na lang ng mga katigasan ng ating ulo o yung pagsuway o paglayo natin sa Panginoon. Katulad ng mga Israelitang ito, they choose to disobey God, so God let them suffer and let their enemies bully or conquer them. Pero ang tanong po, natiis pa kaya sila ng Panginoon? Tiniis ba sila ng Lord? Pinabayaan ba sila na api-apihin ang mga kalaban? Let's find out.
Verse 11 to 13. Si Gideon, anak ni Hawas, ay kasalukuyang gumigiit noon sa trigo sa pisaan ng ubas, tatago ang kanyang pag-iit upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo si Yahweh, mag-iiting na lalaki." Sumagot si Gideon, "Mawalang galang na po, kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kapabalaghang ginawa niya noon, gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga nuno? Kung paano sila iniligtas niya sa Egypto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita." In this part of the story, na-encounter na ni Gideon ang anghel ni Yahweh. At hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magtanong. He said, "Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito nangyayari sa amin? Baka talagang pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita." At kung titingnan po natin yung sitwasyon ni Gideon, we cannot blame him for saying that. There are really times that we ask, "Lord, andyan ka pa ba? Lord, nakikita mo ba yung sitwasyon ko? And Lord, kailan po ba matatapos yung mga paghihirap ko?" At ito po ang sagot sa mga tanong na yan. In verse 14 to 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang natusuko sa iyo." Sumagot si Gideon, "Ngunit Panginoon, paano ko maliligtas ang Israel? Ang amin ang kanyang pinakamahina sa lupin ng Maneses at ako naman ang pinakahamak sa aming pamilya." Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianita nito na para kang lumaban sa isang tao." Sa bahagin pong ito, magamat may mga pag-aalinlangan na si Gideon sa pagkasugo at pagkatawag sa kanya ng Panginoon, nagbigay ang Diyos sa kanya ng assurance. Tayo man bilang tao, bilang lingkod ng Diyos, na hindi po tayo exempted sa mga laban sa buhay, sa mga pagsubok. But today, God is telling you, "Anak, makakaya mo yan sapagkat tutulungan kita." All we need actually is faith. Pagtitiwala sa Panginoon na may mga pagkakataon na hinahayaan tayo ng Lord na daanan ng mga pagsubok na ito, hindi para lumayo at magalit tayo sa Kanya, kundi para lalo tayo maging matapang, matatag sa pananampalataya at magtiwala at kumapit sa Kanyang mga salita. Amen? To the following verses hanggang chapter 8, nasaan na po dito yung mga instructions kung paano napatunayan na talagang si Yahweh ang nagsugo at tumawag kay Gideon. What's amazing about Gideon is yung pagsunod niya dahil napaka-specific po ng mga pinagawa sa kanya ng Panginoon. Mula doon sa kung paano ipopwesto o susunugin yung alay hanggang sa pinasira sa kanya ni Yahweh yung rebulto na sinasamba ng mga tao sa kanila hanggang sa binigyan siya ni Yahweh ng hukbo na may 32,000 na tauhan. Pero sabi ni Lord, "Wait lang, masyado kayong madami. Baka pag nagtagumpay kayo sa labanan, sabihin nyo dahil ito sa inyong sarili at hindi sa akin." So, pinauwi po ni Gideon yung 22,000 at dun po sa 10,000 na tira, may special pa na pagpili. Pinahiwalay ni Yahweh yung mga umiinom sa batis na parang aso, umiinom na nakalhod, at yung 300 na umiinom na sumalok gamit ang kamay, yun lang ang pinasama niya sa labanan. Hanggang sa sinabi ni Yahweh, kung kailan sila lulusob, di ba? Nagbigay ang assurance sa kanila ang Panginoon, sabi, "Lumusob na kayo ngayong gabi, ibinigay ko na ang inyong makaaway sa inyong mga kamay." So, ang buhay po ni Gideon ay isang patunay kung gaano kadakila ang ating Diyos. Imagine mula doon sa 300 na tauhan niya, laban doon sa ilang daang libo na Midianites, pinagtagumpay sila ng Panginoon. At sa mata po ng iba, napaka-imposible, hindi ba? Pero yun po ang nakaka-amaze sa Lord kung paano niya pinagtatagumpay ang kanyang mga anak sa mga pinaka-malaking pagsubok at pinaka-imposibleng laban natin sa buhay. Amen? Kung sinugo po siya ng Lord para ipagtanggol ang mga Israelita sa kamay ng mga Midianita, step by step, Gideon follow all what God said to him hanggang sa pinakamaliit na detalye. And as followers of Jesus, isa po yan sa mga pinaka-importante in part kung paano tayo sumusunod sa Panginoon. Ang pagsunod po kasi sa Panginoon, hindi po yan natatapos sa pagpe-praise and worship, sa pagpe-pray lang o sa pagbabasa ng Bible. It is actually more crucial than that. And most of the time, it requires sacrifices, submission, and surrender. Meron pong mga dahilan kung bakit sa Biblia, ang pagbibigay at ng instructions ng Lord ay very detailed. Masusi. Dito po kasi nakikita kung tayo ay karapat-dapat. Hindi lang dahil sa sinabi natin na "I want to follow Jesus" or "I love Jesus", but are we really willing to follow Him? Kaya mo bang i-give up yung pinaka-pressure sa'yo, bagay man yan, tao o relasyon or anything, to follow Jesus? Can you make time? Can you deny yourselves? Can you sacrifice your own wealth, plans, and dreams to follow Jesus? And it is not easy. It will never be easy. But we must. If we really want to win the battles in our life, we must.
So huwag po natin kalimutan ang ating Diyos ay Diyos ng katagumpayan at walang laban na pinatalo ang Panginoon. Amen. At sa pinakamahirap, pinakamasakit, pinakamadaling, doon sa lahat parang imposible na lahat, parang di ka na makakita ng pag-asa, doon po laging kumikilos ang Panginoon. Doon po siya laging gumagawa ng himala. So meron po tayong mga kanya-kanyang laban sa buhay. Sakit, laban financially, kahirapan, depression, anxiety, insecurities, laban emotionally, chaos, brokenness, pain, o kawalan man ng mahal sa buhay. At hindi po natin mapagtatagumpay ng mga laban na ito kung sasarilinin po natin ito. So let us God fight our battles, and our God is a God of victory, and we are His warriors. So let me share three ways how to be God's mighty warrior. First is to admit to ourselves that you are nothing without God, and always be willing to follow His will and His ways, and let God win. Let God win for you. So don't be the warriors who fight on our own, but the warriors who submit and surrender to the God of victory. So today, let us end this video with a prayer. So if you are fighting spiritual battle, personal battle in your life, I encourage you to leave a comment below. I know na may mga prayer warriors tayo, may mga pastor po tayo nanonood ngayon, at pag nabasa po nila ang inyong comment, they will pray for you real time. So let us pray. Hallelujah, purihin ka aming Diyos na banal at mga pangyarihan, worthy of all praises and honor. Panginoon, batid namin na kami ay hindi karapat-dapat, ngunit dahil sa pag-ibig mo ay kinalugutan mo kami. Sa umagang ito, O Diyos, we admit to ourselves that we are nothing without you. We ask for your forgiveness for all the sins that we have done, whether we are aware or unaware of it. Kahabagan mo ang bawat isa, O Diyos, we humble ourselves. Help us to follow your words, your ways, and your will. Bigyan mo kami ng pusong laging may pagsunod. Pagamat minsan ay may mga pag-aalinlangan na takot, may you keep on giving us strength and assurance that you will never let us down. And Lord, sa umagang ito, we are letting you to fight our battles. Tinataas na po namin itong lahat sa iyo, Panginoon. And let us not be warriors who fight on our own, but the warriors who submit and surrender to your will. And right now, I speak healing emotionally, physically, blessings and abundance, anointing and power and salvation. In Jesus' mighty name, Amen. Maraming salamat po mga kapatid, and don't forget to like and share our videos. For early announcement, you can follow us on Instagram, sita.official, and you can also check playbacks on YouTube, Crisis The Answer AG. And again, my name is Sister Diane from Crisis The Answer in Ugan. God bless you all.